Natuluyan ng nasawi ang isang negosyante matapos ang dalawang beses na tangka sa kanyang buhay ngayong taon. Pinagbabaril siya sa kanyang mismong tindahan sa Coronadal City. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Nagkalat ang dugo sa ukayang ito sa isang shopping center sa Upper Osmeña Street, Coronadal City. Gabi ng November 23, nang paulanan ng bala ang tindahan. Dead on the spot ang 27 anyos na si Muhammad Usman Najib, na may-ari ng ukayan. Ayon sa Coronadal City Police Station, may hawak na silang CCTV footage kung saan dalawang lalaki ang itinuturong sa larin. Sa investigasyon, nitong taon lang ay may sumubok na ring patayin ang biktima na hindi napuruhan. Meron po tayong mga person of interest kasi itong victim po natin ay attend po sa kanya noong May. So nung kinandakan po namin ng investigation, doon niya po lumabas yung isang motibo na rido po ang posibleng dahilan ng kanyang pagkamatay. Tubong Lano del Norte ang biktima at base sa investigasyon, isang hindi muna pinangalan ng angkat ang may matagal na sa kanilang alitan. According dito sa family na pumunta, hindi naman po nila dinetalye kung ano ang naging punot dulo ng kanilang away pamilya doon sa Lanao del Norte. Mm-hmm. But yun nga po ang binabanggit nila na ang posible talagang motibo sa pagkamatay nito is dahil nga sa rito po nila doon sa kanilang area. Naiuwi na sa Lanao del Norte ang labi ni Najib. Patuloy naman ang backtracking sa mga posibleng salarin sa pagpaslang sa kanya. Nagpapatuloy pa sa ilang bahagi ng bansa ang rido o hindi pagkakaunawaan ng mga angkan na kapag hindi naayos ay nauuwi sa karahasan. Kaya nasa kamay ng mga otoridad ang pagresolba sa mga kasong ito para mapanagot ang mga responsable sa krimen. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.